Hello, hello, hello! Yes, ako po ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Abay, wala akong iba kundi si Mr. Lunch. Ayan. Bye, shout out to sa inyo lahat, aking followers. Ayan, mga silent followers. Salamat to sa inyo. Teka lang ho, bago ko lang ho mag-start ha. Shout out ko lang ho, nagpapa-shout out lang si AJ Madanglog. O, AJ Madanglog, shout out sa iyo. Siya ho'y tiga Laong Samar. Ayan, shout out sa mga tiga Samar. Ayan. At saka, happy anniversary kay paring Efren Santiago at kay maring Gemma Santiago. Ayan. Wala pang papansit dyan, pare, mare. Ayan, happy anniversary. Ayan, nakita ko sa kanila. Binati ko na, heart, tapos batiin ko na rin dito. Shout out sa inyong mag-asawa. Sana humaba pa ang inyong pagsasama. Ayan, mga kaibigan ko, kumpare, sa, dyan sa amin sa Bulacan, sa Kamangyanan. Sa Santa Maria, shout out lahat ng mga tiga Kamangyanan, Santa Maria, Bulacan. Okay? Ano ba pag-uusapan ho natin? Okay? Ah, bago ho yan, follow and share. Kasi pag nag-follow and share ho kayo sa akin, may pinapamigay ako isang uri ho ng Brandy Alfonso. Ano gagawin? Basta follow and share lang ho. Yan, yung mga medico sa Alfonso, ito, nagpapamigay si Mr. Lunch. Ito, ito. Okay? Ngayon, no, ang titimplahin ho natin ay medyo kakaiba. Medyo kakaiba ho sa mga tinitimpla ng mga bartender o ng mga may hilig ho magtimpla, no? Medyo kakaiba ho ito. Kasi bakit? Hahaloon ho natin yan ng ito, sino ba nakakalam? Ito, eh, meron mo ito sa mga store, kaya lang ho, ay, siyempre, bihira ho, I mean, bihira ho nakakalam nito. Ito, tinatawag ko na dry vermouth. Ito, yan. Itong dry vermouth. Year, started ho ito noong pang 1813. Okay. Ang founder ho nito ay si Joseph Noilly. Ang lugar ho ay bansang France. At, saan ho ba gawa ito? Gawa ho ito sa mga herbs, spices, and botanicals. Okay, alam mo yung mga herbs and spices, ginagamit ito sa pagkain niya. Alam naman natin botanicals. 18% alcohol by volume ho ito. Yan, ito hong dry martini ko tawagin. Sa mga ano ho, marami pinagagamitan yung mga gin ginagamitan ho niya. Siyempre, lalagay ho natin dyan, walang iba kundi itong red wine. Ayan, kailan ho ba nag-start ang red wine? Earliest ho nito, nung sa bansang Georgia, 6,000 BCE. Noon sa Persia, 5,000 BCE. Sa Armenia, bansang Armenia, 4,100 BCE. Sa Cilici, yung Cilici, alam ko yan, sa Pransu yan. Sa Pransu, or sa Italia ho yan. No? Sorry. At 4,000 BCE, yung sabihin nyo na BCE, before Christian era. O yan ang red wine. Tapos, ang alam nyo ang mga red wine, ano? At ito yung may tinatawag na yung color red. Bakit ba? Ang tinatawag ko yung sa color red ng mga wine, ano? Tinatawag ko yan na anthocyanin. Yung mga, yung anthocyanin, ho, yung pinak parang pula na prutas, di ba? Okay. Kasi ang ubas o gawa ho sa mga red grape luto. Di ba pagka pinigaan nyo ho siya, parang may pula hong lumalabas. Ito ho yung mga prutas na tinatawag na anthocyanin. Yung grapes, plums, blueberries, and cherries. Yun ho yung mga tinatawag na anthocyanin. Ibig sabihin, yung pang pinigaan nyo yung kulay red ho siya. Okay? Ayan. At kailan ho ba talaga yung kauna-unahan din? Ha? Noong 3000 BC, sabi, ancient Egypt, nagsimula din ho ang ano, ang early version ng ano, ng pagpiga ng grapes na being wine. Okay? Okay na. Yan. Siyempre, lalagay ho natin orange juice. Ang orange juice ho, nag-start naman to sa Florida, USA noong 1920s. Okay? Ayan. Gamit ito tayo malaking baso. Ayan. Pakita ko sa inyo. Medyo ano ho itong drinks ho na to. Medyo, siyempre, medyo kakaiba sa mga yan. Okay? Ayan. Lalagyan ho natin ng dry vermouth. Ayan. Ayan. Ilang jigger? Lagyan ho natin ng isa. Okay? Oops. Ayan. Ayan. Okay. Red wine, lalagyan ho natin. May bukas na ako dito. Maglalagay ho tayo ng 4 jiggers. Ayan. 1. Kasi 2 jiggers ang ginamit ko na jigger. Ayan. Okay, nagilang mo natin dito. Ayan, tapos orange juice. Ayan. Ayan. Ganda ho, no? And then, stir lang ho natin. Tapos, talaga ko lang ho na isang pirasong cherry, no? Ayan. Para ho, ano, babagsakan ko lang ho na isang cherry para maganda. Ayan, ganyan ho. Ayan. Yun. Ulitin ko, ayusin ko lang ho. Yan. Tapos, lagyan ho natin ng garnish. Lagyan ho natin ng straw. O yan. Tapos na po yung ating tinimpla. Okay? Yan. Kaya kung may katanungan ho kayo, abay comment down below sa atin ng mga tinitimpla. Okay?
Tingnan ko lang kung ano lasa. Aba, masarap po pala ito ah. Alam niyo lahat 'to na tinitimpla ko, parang masarap lahat. Masarap po niya. Grabe. Hmm? Wow! Sarap! Grabe! Masarap po pala itong mixing ho na ito. Ayan. Ayoko, sarap po na ito. Okay? Ito, subukan nyo. Ito, isang garantisadong, isa ho isang masarap din na mixing. Napakagina ho, inumin. No? Ang ganda pala ho ng combination na itong tatlo na ito. Okay? Aba, drink mo directly. Lagi yung sinasabi ho ni pambansang bartender. Ano? Kaya kung may katanong ano kayo, naglalive ako sa Dennis Castillo Salazar, akin yung Facebook. Katanungan, lahat ng kaalakan, mixing, history, local, international. Oh, every Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday, apat na beses ako nagla-live sa isang linggo. Kaya wala ko kayo kundi pumasok ko kayo doon. Pwede ko tayo magkwentuhan, ha? At follow and share ho, ito pinamimigay ko. Okay? Yan. Ako po ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Wala hong iba kundi si Mr. Lance. Thanks for watching. Ubusin ko ito.